siya talaga ang face ng ABS-CBN. And more than that, ang feeling ko ha, she saved ABS-CBN. Tandaan niyo po yan, for the global Filipino, dahil magkakaroon tayo ng mga shopping galore, I'll be creating my own brands. Be strong. Parang mas gusto to sa Popeyes. Miss Chicha is waking up! ABS-CBN somehow has maintained that stature. Tinanong ko sa kanya, may multo ba rito? Oy mga Kuyakoy, this is Kuya Mike, ang Kuya ng America, and this is for the Kuyakoy List. Happy Easter po sa inyong lahat sa buong Pilipinas, and of course, here in the United States and even in Canada, and of course, all around the world na nanunood, mga OFWs, mga Pinoy na naninirahan na sa buong bansa, Happy Easter po sa inyong lahat. Pero isang special shoutout sa mga taga New York, na kung saan ako na ninirahan for several years, 5 years. Alright, special shout out dyan, and of course sa mga taga Michigan na kung saan ako. So gagawin natin, isa-isahin natin ang mga states na ito, and of course mga provinces sa Canada. Okay, so again, since Easter na, and that is going to be March 31st yata, and then April 1st is going to be a Monday, birthday na ni Meme. So in 2 days, hopefully maisa lang natin to, maibigay natin ang video presentation na ito in time sa birthday ni Meme Vice, and of course magkakaroon ng special day on April 6 na kung saan lilipat na talaga from GTV to GMA ang It's Showtime. So it's a big celebration that's coming in on next Saturday. Okay, so you know, there was one vlog na kung saan parang nire-rate nila the best, at kasama doon si who's this, si Butch Francisco, and together with an executive, nakalimutan ko yung name niya, no, na TV executive, na ni-name nila ang mga best comedians na Filipino comedians sa buong entertainment industry for many, many years, decades, no, kung sino yung mga best. And sa kanila, ang top was Dolphy, there was kung sino pa, no. Of course, lagi nandoon si Vice. Pero I think she is middling, nandun siya sa gitna. But to me, best in terms of comedy, wala akong naiisip na susobra pa kay Vice Ganda. Kasi naikot niya. You know, in terms of TV shows, in terms of live concerts, in terms of movies, in terms of comedy bars na kung saan siya galing, na tipong jam-packed, okay? Wala kang makikitang parang hindi tumawa, mga iba may inis, mga iba magagalit, mga iba mga insulto, pero overall, talagang best si Vice. Overall, marami ang natatawa at natutuwa. You cannot deny that. Within the islands of the Philippines, and of course, outside the Philippines, mga OFWs na hinahanap-hanap ang kanyang showtime every day. So, isa pa yung criteria na yun, or criterion, yung para bang kakayanin mong magpatawa na every day. I cannot overstate that enough. Every day na Monday to Saturday, tapos may Sunday pa siya, let's just say GGV, or even yung kanyang yung musical TV show program niya, no, and well, Everybody Sing, okay, na ine-enjoy ng lahat. So I can only say that Vice Ganda is the best comedian. Alright, isa sa mga paborito ko rin, of course, Dolphy. Kasama na dyan sila Dolphy,
Okay, if I can name few of my favorites, Dolphy, there's one. Nova Villa, that's another one. Tessy Tomas, that's another one. Bayani ang Bayani, kahit hindi pa natin kapolitika or iba yung values niya, I will have to admit, natatawa ako sa kanya. Of course, nung kapanahunan ko, nung bata pa ako, there's Chiquito. There's Pugo. Okay? Six. And then, sino pa ba? Nanette Inventor. Seven. Another one na nawala sa atin. And marami ang hindi naka-enjoy. Pero talagang nakuha ko yung kanyang humor and yung kanyang hosting. Siya yata yung unang host talaga na magaling sa adliban at magpatawa. And that is Bert Tawa Marcelo. Number 8 ko yun. Magaling siya, matalino yung Bert Tawa Marcelo na yan. Okay? Who else? Who else pa ba? So I'm doing this off-cuff. You know, kung ano yung I love Chichay. Yung kanyang warmth, yung kanyang pang-iinsulto. I love Chichay too. So that's 9. Sino pa ba? Ay, parang hindi rin si... There's one more. So give me probably another person. Comment down below kung sino pa ang pwedeng masabi the best comedian sa inyo. But more than that, itong si Vice Ganda, she is the face of ABS-CBN. Of course, there is Coco Martin there. Sino pa ba? There is Jody Santa Maria nandoon. And a host of yung mga showbiz, ABS-CBN stars, lalo na from Star Magic. Pero siya talaga ang face ng ABS-CBN. And more than that, ang feeling ko ha, she saved ABS-CBN in the most tumultuous years ng ABS-CBN. Pinanindigan niya ang ABS-CBN. I'm sure natakot din siya. Pero hindi siya tumalikod sa challenges ng ABS-CBN. From COVID years, through pagtanggal ng franchise, sa paghahanap ng channels o platforms na maipre-present ang shows ng ABS-CBN, siya ang nag-save sa ABS-CBN. Kung wala siguro si Vice, I don't know, baka talagang hirap ang ABS-CBN. Even for the goodwill na lang and for pagtaas ng presence ng ABS-CBN, kahit lugmok na lugmok sila, nandun si Vice. Hindi siya tumiwalag sa atin, hindi siya tumawalag sa mga kapamilya. We need to salute Vice for doing that. Yung kanyang unwavering loyalty, yung unwavering na nakikita niya sa ABS-CBN, nakakayanin nila yung pinakamalalakas na hampas ng alon. Of course, maraming kamalian, maraming challenges ang nangyari in those years. Mga personal issues mismo ni Vice. I'm really hoping na yung kanya nakapaligid sa kanya, and I'm sure she has that emotional support, lalo na from the family. And she does need that. She does need that from Ayon, from the family, from the host ng It's Showtime, and the executives ng ABS-CBN. Vice Ganda is so precious for this ABS-CBN. And I'm sure nakikita niyo po yun, lalo na diba, sa mga showtimer at sa mga kapamilya. So again, Meme Vice, isang malaking happy birthday. And congratulations sa inyo, lalong-lalo na you spearheaded, part ka ng group na yon na nakipag-negotiate. Sabi nga ni Vong, kung siya ay kasama dun sa grupo, hindi siya makaka-perform sa It's Showtime, sa mga pangyayari ng negosyasyon between ABS-CBN and GMA Network sa paglipat ng It's Showtime. Isang malaking saludo po sa inyo. Meme Vice Ganda. Alright, again, ito po si Kuya Mike of the Kuyakuy List. It's a brands, branding, and shopping channel for the global Filipino. Tandaan niyo po yan.
for the global Filipino dahil magkakaroon tayo ng mga shopping galore. I'll be creating my own brands. And of course, i-introduce natin yan sa ating YouTube channel na The Kuyakuy List. So, manmanan po natin yan. So, hopefully, magawa na natin yan in the next few weeks and perhaps even by next week. Please subscribe sa ating channel and then hit on that notification bell. We still have that exclusives or extras video of this channel, $1.99 po per month. Check my website, thekuyakuylist.com. I-refurbish natin yan. Of course, again, ito po si Kuya Mike, ang malamang nakaisa-isa at kauna ng affiliate marketer na Filipino-American for online stores at ang Kuya News America. This is for The Kuyakuy List.